So mga kabakal, ito yung video kung saan nga ito pala yung mga nangyari sa mga hinukay. Mga hinukay na mga bangkay pagkatapos nilagay lang dun sa sako na nabalita kung bakit nga naman nilagay lang sa sako pagkatapos eh wala man lang pangalan. So panoorin natin kung paano nga ba yung proseso na ginagawa nila. Okay, so meron silang hinila sa taas. Wala nang kabaong kasi kung hindi nyo po alam ay sobrang tagal na nakalibing ang isang pumanaw, yung mismong kabaong ay nalulusaw na. Pero meron pang tela. Uy, mahulog yung ulo. Yun, yung bungo. Yun yung bungo. Tsaka kailangan naka-face mask talaga kasi may amoy. May amoy yan. Wala lang natira oh. Bungo na lang eh, no? Tsaka mga damit. Hindi kasi nalulusaw yung mga damit eh. Ay, mga bato. Ah, siguro yun yung mga daliri ng paa. Oo, kasi yung mga litid, yung mga ligament, natutunaw yun. Buto na lang ang matitira. Buto na matitigas. Tsaka yung damit. So malamang ano to, babae. Kasi sa damit niya yun. Ay, hindi. Pantalon eh. Ganyan pala yung itsura eh, no? Walang alahas eh, no? Walang alahas na nakalagay. Eh, siguro yung mga ano, daliri sa kamay. Grabe, ang hirap din ng ganitong trabaho, no? Yun, buto. Ay, yung damit niya. Ah, babae to kasi nakapants lang siguro pagkatapos yung pangtaas niya yung pangbabae. Ayun, nilagay yung ulo. Yan, babae nga. Yun lang kasi talaga ang kinukuha dyan. Kukuhanin yung mga buto. Lahat ng buto. Tapos siguro yung damit kasama. Pero ang pinaka-intact dyan na kitang-kita talaga yung bungo. Hinihimay eh, no? Paano kaya pag may natirang ano? May natirang isang parte ng maliit na buto dyan. Siguro alam naman nila to. Ayun na. Para palang palda yun eh, no? Ayun na yung ano, pelvic bone. Pelvic bone ba yun? Yung hita. Eh, tama. Yun yung hita eh. Haba. Tapos yun yung pants. Titingnan ko kung meron pang buto. O siguro kung may bariya. Yan, lukal. Kitang-kita naman nila eh, no? Yung sa tuhod. Yan yung ginagawang anting-anting. Yan yung ano eh, ninanakaw. Grabe, no? Nakakaiba ng ano, pakiramdam kapag nanonood ka ng ganito. Kasi eventually, magiging ganito ka na rin eh. Ganito tayo. Yan yung kanyang braso. Buto na lang talaga eh, no? Kinakain kasi yan mga kabakal nung ano, mga ipis. Mga ipis, mga bulate, uod. Yan yung damit niya.
hindi pala isahang lagayan sa sako. So parang sinosort din nila. Kinukuha muna nila yung mga buto, damit. Hindi yung bigla na lang ano, ilalagay lahat. Ayan, yung mga buto pa siguro yung maliliit. Oo, lagay na lahat. Ayan, yung bungo niya. Maliit eh, no? Hindi mo alam siguro kung matanda o bata pa. Grabe to, oh. Yun, yung panga. Ayan na. Yung panga. May bungi. Siguro matanda na to. Na, nakuha na ba lahat? Oo, mga buto lang kinukuha tsaka yung damit. Okay, ito naman yung sunod. Kung paano binubutas yung nitso. Kasi ito yung nabalita. Kasi nga, ang sabi kasi hanggang 5 taon lang. 5 taon lang yung renta sa puntod, sa pinaglibingan. After ng 5 taon, automatic na bubuksan. Aalisin yung nakalibing. And guys, may isa pa dito guys. Sinilid sa sako yan. Ah, laki ng ulo. Nakasako. May dalawa po. Ito dito sa nitso po. Dalawa. Dami na lang mga ano, mga hinukay. Ah, siguro dalawa yung nilibing. Sa isang libingan, siguro dalawa yung nilagay. Mag-asawa siguro. Ito. Ayun, wala nang kabaong kasi natunaw na. Sa hinila na ni Jason guys, palabas ang bangkay guys. So, ayan. Tela na lang natira. Hindi rin madaling trabaho to eh, no? Kasi bubutasin mo. Tapos kukuhanin mo sa loob, eh wala nang amo yan. Marami siguro nagtataka kung bakit wala nang kabaong. Natunaw na, inanay na rin. Kasi kapag yung isang bangkay, habang tumatagal, naglalabas yan ng katas. So, syempre kakalat yung sa mismong kabaong, mababasa. Hanggang sa mabubulok o aanayin. Kaya matitira na lang tela. Yung mismong pinaghihigaan. Ayun o, lalaki. Tapos yun. Saka ngayon isasako. Ganun pa rin, kukuhanan yung mga buto. Mga daliri. Tapos binti tsaka hita. Nakasako. Siguro ano to? Hindi na rin nakabayad ng ano renta. May rente. Pero ang alam ko parang napakamura lang ng rente, parang pagkakarinig ko, correct me if I'm wrong, parang 1,000 lang yata isang taon ng renta. Diba? Well, may mga kababayan talaga tayo na hindi mo masisisi kasi siyempre yung ganung halaga para sa kanila malaki. Ang kinukuha na yung mga daliri. So yan, para may idea kayo sa mga nakakapanood kung paano ba nila hinuhukay, ano yung proseso nila. Hindi naman pala ano, hindi naman pala basta-basta pagkatanggal sa libingan, salpak na. Pero ito ano eh, parang ganoon na rin. Doon sa kanina ano eh, hiniwalay mo na yung buto tsaka damit ito. Kasama na lang buto yung damit. Siguro sobrang dami ng mga hinuhukay nila kaya mabilisan na. Ayun na. Hindi na hiniwalay yung buto. Sinama na sa damit. Tapos isasako na to. Ayun, yung buto, hiniwalay. Eh.
Maliit lang yung ulo eh, no? Pero yung kanina, laki ng bungo eh. Ayun, damit. Wala na. Wala na tira. May mga gumagalaw pa. May mga ipis. So, kinakain ng mga ipis kasi. So, yung damit. Sasama yung mga buto. Ano kaya ang amuhin yan eh, no? Yan, no? Yan na lang yung natira. Ubus na. Yan yung kanyang mga ribs. Diba? Yung mga ribs niya. Ang natira na lang yung bungo. Guys, so kompleto ang ipin ito, guys. Kompleto ang ipin. So mga kabakal, ano ang inyong opinion dito sa paghuhukay nga ng mga bangkay?